nakita natin meron siyang mga iba't ibang uri ng manok doon. Ito naman, yung mga crayfish po, ito ibang breeders ko, pero nakatago po sila. Doon po mas makikita natin yung mas malalaki po. So nandito ang crayfish sa ganito. Alright. Pero ang crayfish, kailan mo ito sinimulan? 10 to 11 months po. Oo, wow, look at that. Ang crayfish ba ay parang lobster? Medyo similar sila pero pure freshwater sila. Yun ang pinagkaiba nila sa lobsters. Kaya mas madali silang alagaan compared sa ibang crustaceans. Alam mo kasi, I love lobsters and shrimp. Sobra kong favorite. Pero bakit naisip mo na mag-crayfish ka at let's say hindi lobster? Kasi ma'am, kasi 'di ba Santa Maria, Bulacan, wala kaming source dito ng salt water. Okay. Ang una kong alaga dito, hito. Then isa lang yung tank ko ng crayfish. Medyo parang aksidente lang din eh, parang gusto kong mag-alaga nito. Oo. Tapos ang naging simula kasi ma'am, nagpo-post po ako sa vlog ko or sa TikTok ng mga alaga ko lang, parang bukid update lang. I then, like that. Nung nagsimula akong mag-post ng about sa crayfish, nag-trending ko. Oo. Tapos hindi mo na mapigilan yung tao, gusto nilang bumili, ganun. Then simula noon, naisipan ko mag-focus na tayo sa ano, sa crayfish. Mm-hmm. Yun na yung puro alaga natin dito. Kasi tingnan po natin ah. So unang-una fresh water ang ginagamit. At napansin ko yung mga crayfish, nagtatago siya sa loob ng mga tubo. Opo. Anong ginagawa doon? Nagtatago sila kasi nocturnal sila, ma'am. So ano sila, dahil araw ngayon, nakatago sila, hindi sila active. Pero pag ano po, pag gabi, makikita nyo, lakad sila ng lakad dyan. Saan ka natuto na mag-breed ng crayfish? Nung una, online lang po. Pero mahirap po pala pag walang nagtuturo. Medyo sinuwerte, nagkakaibigan po ako na Indonesian. Siya po yung mentor ko. Malaki po siyang farm sa Indonesia. Mula po noon, yung parang tinuturuan niya ako, napabilis po yung pagpapalago nitong farm dito, kapag benta na rin kami ng sariling produce po. Ayan, ang malaki. Galing mo naman, Manong. Ayun ang lalaki, mukhang galit oh. Yan po. So yung lalaki, malaki siya. And may red po yung claws. May red yung claws. Opo. Yes, pero ito, ginagamit mo for breeding, pero kinakain din to. Yes, ma'am. Ito naman yung mga buntis na crayfish namin. Ah. So dito namin, ma'am, nilalagay yung kadamay na kukuha kami sa mga breeding tanks. Every 2 weeks, pag may nagkuha kaming mga buntis, dito namin nila. Paano mo alam na buntis ang crayfish? Meron po silang mga itlog sa tiyan. Papakita po namin. Papatingin nga, ito na si sir. Pamatapakan mo, mag-ingat ka. Ayan. Wow. So, tinitignan nila araw-araw after the breeding. My gosh, kita nga. Ayan po. Ayun. At ito, lahat yan, crayfish. Opo. After 6 weeks, maging craylings na po sila, maliliit na crayfish. Gaano katagal ito bago sila manganak? 5 weeks kaya na po. 5 weeks. Weeks pag naging crayling na to, ano itsura niya? Sobrang liit. Okay, sige, balik ka na, mami. Magkano ang naging puhunan mo nung sinimulan mo ang pagbe-breed ng crayfish? Kasi huwag na po natin isama yung farm niya kasi nasa pamilya mo naman talaga yon. Yung unang breeders ko ng crayfish, 10 trios po yun. So, 10 males, 20 females. Around 12 to 14,000. Not bad. So, ngayon ilang crayfish na ang, kumbaga, nabebenta mo, nabibreed? Nung last month, kinaya namin 5,000 kraylings po. Ang worth po nun, 40 pesos isa. Galing! Isang piraso. Pag per kilo po, ang benta namin, 2.5 to 3.5 per kilo. Wow! At sino bumibili noon, restaurant? Sa online pa lang po kadalasan kasi kulang pa po yung supply ko eh. Oo, and online bumibenta ka 2.5 yes, to 3,000? Ang nabibenta po namin yung excess meals lang po. Mm-hmm. Yung mamaya po, makikita ninyo yan. Kakahuli lang po natin. Yeah. Wala so pa sinang... eto, ang kakainin natin, eto ang mga male breeders. Yes po. So tignan nyo naman ah. Talagang tinabi ni Joseph ang mga male breeders para sa atin para yes. Malaki, matamis, malinamnam ang ating kakainin. Alright, so tikman na natin ang crayfish. Oh, will you do the honors? Yes, ma'am. Pag bubukas kita. Tapos... Ayun, buo! So, minsan sa restaurant ay bukas na to. Yes, po. When they serve it, bukas na.
So, tikman na natin ang lasa ng crayfish. Yan. O, buo. Buo niya na yung ano. Mmm! My God, ang sarap. Diba, in fairness. Mmm! Let's do it! Ang akin personal na taga-bukas ng crayfish. Sa pamamata. Oo. Malinamnam, malambot, malasa. Grabe ang linamnam niya, ha? Sana mas maraming restaurant sa Pilipinas ang mag-serve ng crayfish. Bago itong industriya. At syempre, ang supplier natin is local. Yes. Right? A local farmer. Support local. Mm-hmm. So good. Yung malaki, ma'am. Ayan, eto. Pagbukas kasi sa malaki, ma'am. Ano ang pangarap mo para sa Sesep's Farm? Ngayon, ang focus namin talaga crayfish. So, for 2024, ang plan ko mapunuto. And sana mas marami yung matulungan namin sa na kumita rin sa crayfish farming. Pag mas marami na yung farmers, mas maabot na natin yung demand sa Philippines ng mas maraming supply. Yun, nakakatuwa siguro kung after few years, maabot natin yung demand. Libo-libong deboto ang nagtiyagang pumila para sa pahalik sa poong itim na Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ang grupo ng Skin Magical na pinangungunahan ng beautypreneur na si G. Pangilinan umalalay sa mga gaya rin nilang deboto. Namahagi sila ng mga tuwalya at pamaypay sa mga nakapila. Malakas ang pananalig ni Skin Magical sa mahal na pong itim na Nazareno dahil naniniwala kami na ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay talaga naman magbibigay din sa atin ng marami pa mga blessings dito sa Skin Magical, sa business namin. At hindi lang sa business namin, kundi para makatulong na rin sa iba. Ang pananalig sa mahal na pong itim na Nazareno ay nagsiliming instrumento para kami ay matumulong pa sa ibang mga tao. So ang pagtulong sa kapwa naman ay hindi natatapos yan. Patuloy at patuloy na talagang lumalago ang Skin Magical sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, ang pagbibigay ng towel at mapamaypay sa mga taong deboto ng mahal na poong itim na Nazareno ay simpleng pagbibigay ng blessings sa ibang tao. Ginagawa namin to parang nagiginawa ang buhay namin. Malaga na saya. Panata. Kasi meron siyang tawag dito, undescended testes. Kailangan ibaba yung itlog niya. So para maging maganda yung opera, maging successful ba, kaya dinala ko siya dito. Bago operasyon. Para po magpasalamat sa Jesus Nazareno. Para po sa lahat ng mga blessings na nare-receive namin. Oh, lagi kami magkakasama. Talaga namang napakataas ng kanilang mga enerhiya sa pagpupunta dito even though na mainit, nakakagutom at sobrang haba ng pila, hindi sila nagsawang pumunta dito para ipakita yung devotion nila na talaga namang hindi talaga matatawaran. Abangan po natin ang mga pasabog na darating ng mga araw at mga panahon pa ni Skin Magical dahil you can never go wrong with Skin Magical. Hi!